Iwasang magbuhat ng maling tao, pero yung pagbubuhat o yung weightlifting na exercise, may mga magandang epekto raw sa mga babae. Samahan sa Fit Track si Von Aquino. Inabutan naming nagbubuhat ng 40 kilo weights ang 27 years old na si Maui Mendoza. Nakatulong daw ang weightlifting para hindi lumala ang kanyang scoliosis. Kumonsulta siya sa fitness trainer at natutunan ang akma sa kanya. Mas pinalakas niya yung muscles ng back ko. Nawala yung pain, yung mga back pains ko. 2017 naman ang maaksidente si Pamela Reyes at nagka-problema sa spine na naka-apekto sa kanyang lakas at posture, pero nang mag-weights siya, definitely much stronger and mentally better kasi it's good for your mental health. Ayon sa isang fitness coach, may magandang epekto sa kalusugan ang weightlifting. Kung may injury, kumonsulta muna sa doktor at humingi ng clearance. Resistance training makes you leaner, it helps you become stronger, at nire-reduce niya rin yung risk ng age-related diseases like diabetes, arthritis, osteopenia, na mas prone ang mga babae, and osteoporosis. Hindi rin anya totoo na magiging bulky agad ang katawan. Wala namang ganong kataas na testosterone levels ang mga babae para mag-bulk. Unless mag-steroid sila or very intentional ang mga babae sa pag-lift like bodybuilders. Hindi naman kailangan bumili ng mamahaling equipment sa pagbubuhat. Pwede rin maging creative sa paggamit ng mga bagay na makikita sa loob ng bahay. Pwedeng mag-squats habang nasa likod o yakap ang backpack at deadlifts. Pwedeng mag-overhead presses, Russian twists, bicep curls, mag-push-ups, Superman pulls, at tricep kickbacks. Magiging subjective na lang tayo sa pagme-measure nung bigat. Ang bawat exercises pwedeng gawin ng 2 to 3 sets na 12 to 15 repetition per set. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.